Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Ugong. Taong 1976. Kapus Masbate. Buong araw na walang ginagawa ang pamilya ni Lolo Ugong buhat sa matinding ulan na halos noong nagdaang gabi pa bumubuhos. Sa kanilang maliit na barong-barong, nagtatago ang kanyang pamilya habang naghihintay sa pagtila ng unos. Siksikan sila sa loob nito at ang tanging paraan para maibsan ang matinding lamig ay sa pamamagitan ng pag-inom ng maligamgam na tubig. Sa sobrang salat nila sa pamumuhay, ultimo pambili ng butil ng kape, naghihirap sila. Swerte na kung makakainom sila ng gatas sa loob ng isang buwan. Matinding pagpapasalamat na rin kung makakain ng karne silang buong mag-anak. Tubong magsasaka si Lolo Ugong. Buong buhay niya, nakaikot na sa pinagsasakahan niya. Halos mula pagkabata, yun na talaga ang kanyang naging trabaho hanggang sa pagtanda. Dahil sa trabaho niyang yun, nagawa niyang maitaguyod ang kanyang pamilya, lalong-lalo na yung tatlo niyang anak. Kahit napakahirap ng sitwasyon, pinipilit nilang lumaban sa pang-araw-araw. Papasapit na ang alas 4 ng hapon, hindi pa rin tumitila ang ulan. Ang kanilang pamamahay, halos pasukin na ng baha, kaya namay napilitan silang magsiksikan sa itaas ng kanilang papag na siya namang nagsisilbi nilang tulugan. Nang mapagtanto naman ni Lolo Ugong na hindi na sila doon magkakasya, nagpa siya na yung pumanhik sa baryo para maghanap ng makakain nila. Bit-bit ang kanyang salakot, matapang niyang tinahak ang daan patungong sentro. Napakalakas ng ulan nun, halos wala siyang maaninag sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Gayunpaman, nanatili siyang pursigido, gawa ng sa oras na hindi siya makapagdala ng pagkain, wala silang magiging panakipsikmura sa pagsapit ng gabi. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, tanaw na niya ang bukana ng baryo. Sa kanyang pagmamasid, lahat ng bahay na nakatirik doon, pawang mga sarado na. Yung mga tindahan, wala siyang nakitang nakabukas, ngunit sa kabila nito, nagbabakasakali pa rin siya. Maya-maya pa, habang patuloy niyang binabagtas ang daan, bahagya naman siya noong napatigil matapos niyang makarinig ng isang malakas na pagsitsit. Ilang beses na siya noong sumipat sa paligid pero wala naman siyang nakikita. Dahil dito, naging palaisipan naman para sa kanya kung sino at kung saan ang gagaling ang pagsitsit. Hindi naglaon, nabaling ang kanyang paningin sa isang malaking punso, di kalayuan sa daan. Pagsilay naman niya rito, labis-labis naman ang kanyang pagtataka, gawa ng yung pagbuhos ng ulan sa lugar na yon, tila bang umiiwas sa punsong nasisipat niya. Ang palibot nito, halos sakupin na ng baha, pero yung itaas nitong bahagi, tuyong-tuyo pa. Dala ng pagtataka ni Lolo Ugong, dahan-dahan naman niya yung nilapitan upang tingnan. Nang makalapit na siya sa pungsong yon, unang bumungad sa kanya ay ang isang nilalang na nakaupo sa itaas nito. May kulay puting kasuotan at meron yung daladalang plauta na walang patid naman itong pinapatugtog. Habang pinakikinggan ni Lolo Ugong ang pagtunog nito sa plauta,
hindi niya maipagkakaila. Napakaganda ng nililikha nitong tunog. Maya-maya pa, biglang tumayo ang nilalang ngayon at kasabay nito ang pagsaboy sa kanya ng mga maliliit na piraso ng bato na nagliliwanag. Sa pagpasok naman ito sa kanyang mga mata, bigla namang nandilim ang kanyang paningin. At di kalaunan, hindi na niya napansin na nawala na pala siya ng malay. Pagising niya, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa isang mahabang pasilyo na merong napakakinis na sahig. Noong una, inakala ni Lolo Ugong na panaginip lang ang lahat, pero ilang minuto pa ang dumaan, napagtanto niyang realidad ito. Walang sabi-sabi, agad naman siyang bumangon at sa isang kisap mata, doon bumungad sa kanya ang napakaraming taong halos kawangis niya na merong kakaibang kasuotan. Base sa paglalarawan doon ni Lolo Ugong, may mga matutulis yung sombrerong suot at meron itong mga kapa na halos maihahalin tulad mo sa isang maharlika. Karamihan sa mga nakikita niyang nilalang ay nakasuot ng kulay puti, pero may isa doong bukod tangi na may kulay berdeng kasuotan. Dahil dito, naglakas loob naman si Lolo Ugong na kausapin ito upang alamin ang kasalukuyang nangyayari sa kanya. Malakas kasi ang kanyang kutob na tanging ang nilalang ngayon ang makakasagot ng mga katanungan niya. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para maglakad, pilit naman siyang nakisiksikan sa dami ng mga nilalang na dumaraan. Dahil sa pangyayaring yon, imbis na mapalapit siya sa nilalang na kanyang pakay, mas lalo pa siya noong napalayo, buhat sa pagtulak sa kanya ng mga dumaraan. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na yung nawala sa kanyang paningin. Sinubukan niya ring makiusap sa mga kalapit niya pero pakiramdam niya, hindi man lang siya nito napapansin o nakikita. Maya-maya pa, wala nang ang nagawa si Lolo Ugong kundi ang sumabay sa agos. Sa kanyang paglalakad, nakasilay siya ng maraming bagay sa lugar na yon. May mga dinaanan siyang sibilisasyon na animo'y di hamak na mas maunlad sa lupaing kanyang pinagmulan. Iba't ibang uri din ng nilalang ang kanyang mga nakita na parabang kahit sa panaginip, hindi niya ito inaasahan. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, pakiramdam niya wala na yung katapusan. Yung mga paa niya, alam niyang namamanhid na pero hindi pa rin yon tumitigil. Dahil dito, pilit na siyang gumawa ng paraan para makalayo sa mga nilalang na kanyang nakakasabayan. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa hindi mahulugang karayom ang mga nilalang na dumaraan sa pasilyo, wala siyang magagawa para matakasan ang mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, pakiramdam ni Lolo Ugong ilang taon na siyang naglalakad. Wala na rin siya noon sa kanyang sariling wisyo, gawa ng sa isip-isip niya, yun na ang parusa sa kanya ng nilalang na kanyang nakita. Akala niya, habang buhay na siya roon pero hindi naglaon, meron siyang nasipat na isang napakagandang palasyo sa dulong parte nito. Lahat ng mga nilalang na kasabay niyang naglalakad, walang patid na pumapasok sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang makalapit na siya sa pinto nito, laking gulat na lamang niya, nang mapansin niya kung gaano yon kalaki at kakapal. Gawa rin sa solidong ginto ang pintuang yon, na siya namang labis niyang ikinatuwa. Sa isip-isip ni Lolo Ugong, na sa tanang buhay niya, hindi niya inakalang makakakita siya ng ganun.
Sa pagdating niya sa pinakagitna nitong bahagi, doon niya nasipat ang limang trono na tanging ang nasa itaas lamang ang merong nakaupo. Yung nilalang na may kulay berdeng kasuotan ang nasipat niyang nakaluklok dito. Nang akma naman niyang lalapitan yon, bahagya naman siya doong napatras matapos niyang masipat ang paggalaw ng mga kawal na nasa tabi ng hagdan, papaakyat ng trono. Taliwas sa mga pangkaraniwang nilalang na kanyang nakasabayan, nakasuot yon ng mga baluti at meron itong sibat na halos ilang metro ang haba. Gawa rin sa ginto ang mga kasuotan nito at halos ilang pulgada din ang kapal. Parabang, kahit paulanan nyo ng bala ng kanyon, hindi ito basta-bastang mamamatay. Dahil sa kanyang mga nakita, napilitan naman siyang umatras ng umatras hanggang sa hindi naglaon, narating na niya ang pinakadingding ng gusali. Nang mapansin naman niyo ng maharlika, agad naman itong pinatigil ang kanyang mga kawal habang nagsasabi ng, "Iwasan niyong maging marahas sa ating bisita. Mahalagang panauhin si Ugong dito sa aking kaharian. Dalhin niyo siya rito at nang makapag-usap kami ng maayos." Nang marinig naman ng mga kawal ang sinabi ng nilalang na nakaupo sa trono, agad naman nilang pinaupo si Lolo Ugong sa isang upuang may mahabang kawayan sa bawat gilid nito. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga ni Lolo Ugong ang kinaroroonan ng nilalang na nagpatawag sa kanya. Pag-upo niya sa tabi nito, agad namang sumambulat sa kanya ang nakakahumaling nitong amoy. Sa puntong yon, nakaramdam siya ng kagaanan ng loob sa nilalang na kanyang kaharap. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na kaibigan ito. Maya-maya pa, doon na nga nag-umpisa ang kanilang pag-uusap na merong kinalaman sa buhay niya. Ayon sa nilalang na yun, matagal na siya nitong pinagmamasdan at nakita nito ang paghihirap ng kanyang pamilya. Alam din ito ang ginagawa niya sa pang-araw-araw, kung kaya't nasisiguro nito na tama ang napili nitong tao. Pagtatapat pa nito sa kanya na wala siyang dapat na ikabahala dahil ang nangyari sa kanya noong mismong hapon, parte lamang ng pagtawag nito. Hindi rin siya dapat na mag-alala para sa kanyang pamilya sa kadahilan ng iba ang pag-ikot ng panahon sa lugar na yon kumpara sa mundo nila. Dagdag pa nito na kaya siya nito pinatawag ay para lamang sa iisang rason at yon ay siya ang napili nitong tao sa kanilang lugar para mangalaga ng isang mutya. Ayon din sa salaysay ng maharlikang yon, isang beses sa limang taon, naghahanap sila ng taong karapat dapat. Kaya nila ito ginagawa ay para sa kapayapaan ng kanilang kaharian, gayon din sa katahimikan ng lugar na pinagtitirikan nito. Sa madaling salita, siya ang napili nitong mandirigma upang magtanggol sa lagusan ng mundo na nakatirik di kalayuan sa kanilang baryo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, paisa-isang ibinahagi ng maharlikang yon kung ano ang dapat at hindi dapat na maaari niyang gawin. Mariin din itong inilahad sa kanya, sensitibo ang mga mutyang pagpipilian niya, kaya na may sa lahat ng oras at pagkakataon, kinakailangan niyang maging maingat sa kanyang mga pasya. Dagdag pa nito na, maraming mga nilalang ang palihim na naninirahan sa kanilang lugar, kaya na may kapag hawak na niya ito, asahan niyang may makakalaban siya. Pagtatapat pa nito sa kanya na, kaya siya ang napili nito para sa ganoong responsibilidad, ay dahil sa limitado na ang kanyang oras sa mundo.
Matapos naman yung mailahad ng maharlikang nilalang, agad naman itong inilabas ang isang nakalukot na tuyong balat ng hayop, kung saan pagbuklat niya rito, doon tumambad sa mga mata ni Lolo Ugong ang mga batong merong kakaibang hugis at liwanag. Kunin mo ang napupusuan mo. Alin man sa mga yan, magbibigayan sa iyo ng pambihirang kakayahan. Wika ng maharlika sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Lolo Ugong, agad naman itong kinuha ang batong kulay puti na merong simbolo ng kidlat sa katawan nito. Bagaman wala siyang ideya kung ano ang bagay na yon, malakas ang kanyang kutob na yon ang pinakamalakas sa lahat ng mutyang naroon. Subalit, nang masipat naman yon ang maharlika, napangisi lang naman yon habang nagwiwika sa kanya ng "Iba ka talaga, Ugong. Kahit kailan, hindi mo naiwala ang paghanga ko sa'yo. Sa lahat ng mutyang nandyan, yung kinuha mo, ang pinakamahina sa lahat. Gayunpaman, nagdadala pa rin niya ng makapaminsalang kakayahan." Kasabay ng pagwika ng nilalang, ay ang pagkuha naman ito sa isang bilugang bato na kulay asul. May simbolo yon ng ibon sa gitna nito na siya namang inakala ni Lolo Ugong na pinakamahina sa lahat. Subalit ayon sa salaysay ng nilalang, yon ang may pinakamapangwasak na kakayahan sa lahat ng mutyang ipinakita nito. Hindi na rin ito ibinahagi ang pangalan ng mutyang yon, pero base sa salaysay nito, nanggaling yon sa isang ibon na nabuhay pa sa pinakailalim ng karagatan. Matagal na panahon na rin nila yung pagmamay-ari at sa buong kasaysayan ng kanilang lahi, iisang tao pa lamang ang nakahawak nito. Nang marinig naman ni Lolo Ugong ang tungkol sa bagay na yon, halos hindi naman niya maipagkakaila ang kanyang matinding paghanga. Gayunpaman, pinili niyang makontento sa kung anong meron siya, gawa ng labis siyang naniniwala na yun talaga ang nakatadhana para sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siya nitong inabisuhan na maghanda. Ayon sa nilalang na, papasapit na ang gabi sa mundo nila kung kaya't kinakailangan na siya nitong pauwiin. Hindi naglaon nang mailhad na nito sa kanya ang lahat ng kinakailangan niyang gawin. Agad naman siya nitong sinabuya ng isang dakot na abo na siya namang naging sanhi upang muli siyang mawala ng ulirat. Pagmulat niya, napansin niya ang kanyang sarili na halos malunod na sa baha dulot ng matinding ulan. Pagtayo naman niya sa kinaroroonan niya, agad naman niyang napansin yung punsong nasa harapan niya na basang-basa na. Dahil dito, minabuti naman niyang umpisahan ang kanyang paglalakad para makauwi na sa kanila. Sa pagbagtas niya ng daan, hindi niya maiwasang mag-alala gawa nang wala siyang dalang pagkain para sa kanyang pamilya. Ngunit, nang medyo malapit na siya sa kanilang bahay, doon niya nasipat ang puno ng saging na saba na hitik sa bunga. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung nilapitan para kunin. Matapos nun, agad naman niyang tinahak ang daan papauwi, gawa ng aminado siyang kanina pang naghihintay sa kanya ang kanyang mag-iina. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pangkaraniwang buhay nila Lolo Ugong. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, meron na palang nangyaring kakaiba sa kanya. Yung batong ibinigay ng nilalang na yon, ibinaon niya yon sa kanyang braso, malapit sa kanyang pulso. Kaya niya ito ginawa ay upang masigurong hindi niya ito mawawala. Matanda na kasi si Lolo Ugong,
makakalimutin na rin. Lahat ng bagay na hindi nakadikit sa kanyang katawan, posible niya yung makalimutan. Dahil sa ganoong dahilan, kahit hindi kaya ng kanyang katawan, pinilit niyang ibaon ang mutsyang yon. Sa mga unang araw nakaramdam siya ng matinding sakit na nagmumula sa sugat na yon. Pero kalaunay nawala din ito. Buwan pa ang lumipas, marami nang nagbago sa kanya. Yung pamamaraan ng kanyang pagtatrabaho noon, halos hindi na matumbasan ng iilan sa mga kababaryo nilang pagsasaka din ng pangkabuhayan. Ayon nga sa anak ni Lolo Ugong, na sa tuwing nagtatrabaho siya, halos hindi man lang siya nito nakikitang nagpapahinga. Mula alas 6 ng hapon hanggang alas 5, tanging pagtawag lamang ng kalikasan ang nagiging pahinga nito. Gabi lang din yon kung kumain, na parabang hindi ito nakakaramdam ng matinding gutom sa buong araw. Bagaman nababahala ang kanyang pamilya sa kanya, mariin naman siya nitong inabisuhan na iwasan ng mga itong mag-alala. Isang gabi, matapos ang kanilang hapunan, meron siyang napansing dumaang tao sa bahay nila na panayang pagsigaw. Base sa akto at galaw nito, meron yung tinatakbuhang nilalang mula sa daang tinahak nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang braso matapos naman niyang mapansin ang agaran na lamang nitong pag-init. Sa isang iglap, bigla niyang nasilayan ang kinaroroonan ng punso kung saan kitang-kita niya ang dami ng mga nilalang na pumapalibot dito. Isipin ninyo ah, sobrang layo nito sa pamamahay nila, pero nagawa niya yung masipat. Noong una, inakala ni Lolo Ugong na pinaglalaroan lamang siya ng isipan niya, pero hindi naglaon, siya mismo ang nakakumpirma nito sa pamamagitan ng mga tinig na pumasok sa kanyang isip. Dahil sa pangyayari, mabilis naman niyang kinuha ang kanyang itak sabay tahak ng daan patungo sa lugar na yon. Habang binabagtas niya ang daan, pansin na pansin naman niya ang bilis ng kanyang pagkilos. Maya-maya pa, nang masipat na niya ang punso, doon niya nakita ang tatlong nakatuwad na nilalang na pumapalibot dito. Yung isa binubungkal na ang punso, habang ang dalawa naman na natiling nakaantabay. Matapos naman niya yung masilayan, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinunggaban at nung hahatawin niya na yon ang hawak niyang itak, mabilis naman yung nakailag. Pagsilay naman ni Lolo Ugong na akma na yung tatakas, agad naman niyang hinawakan ang paa nito, sabay balibag nito sa lupa. Dahil sa kanyang ginawa, napilitan namang sumugod ang dalawa pa nitong kasama. Subalit bago pa man siya nito masukol, nagawa naman niya yung maisahan sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa abilidad ng kanyang mutsa. Sa isang kisap mata, bumungad sa mga nilalang na yon ang ilusyong nagawa niya. Sa pamamagitan ng mga nalikha niyang kawangis, madali niya yung naisahan hanggang sa narating na niya ang likurang bahagi ng mga ito. Mula roon, buong puwersa naman niyang inundaya ng taga ang isa sa mga nilalang na yon na siyang naging sanhi upang mahati ang sa may bandang kaliwa nitong balikat. Sinubukan pang gumante ng nilalang na yon sa kanya pero wala na itong nagawa kundi ang mamatay sa kanyang mga kamay. Pagtarak naman niya ng sundang sa dibdib nito, buong puwersa naman niya yung iwinaklit na halos ikahati naman ang katawan nito. Sa pagbagsak ng bangkay nito sa lupa, kalmado naman siyang naupo sa tabi ng punso habang nagwiwika sa dalawang natitirang nilalang nang. Sige lang, sumugod lang kayo.
Ilalaan ko ang aking buong gabi kung yan ang gusto ninyo. Nang marinig naman ang mga ito ang kanyang sinabi, agad naman yung umatungal habang sumasagot ang isa sa mga ito ng: Alam mo ang kapalit sa ginawa mong ito. Hindi ka naman namin matalo. Pagbabayaran ng pamilya mo ang ginawa mo. Tumawa ka sa ngayon, sapagkat sa huli, amin ang huling halakhak. Matapos naman itong makapagsalita, nagpatuloy ang pakikipaglaban ng mga ito sa kanya hanggang sa hindi naglaon, nagawa niya na yung mapaslang gamit-gamit lamang ang kanyang itak. Sa sobrang galit ni Lolo Ugong sa mga nilalang na yon, halos hindi na yon makilala matapos niya yung pagtatadtarin mula ulo hanggang paa. Ipinakain niya rin sa mga galanghayop ang mga naiwan nitong katawan na siya namang naging dahilan upang mawala ang bakas nito sa paligid na parabang hindi man lang yon umiral. Kalahating oras pa ang dumaan, muling nanumbalik ang katahimikan sa kabuuan ng lugar. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa punso, kitang-kita niya kung papaano manumbalik ang mga lupa na pilit doong tinanggal ng mga nilalang na kanyang nakalaban. Magmula noon, naging aktibo na rin ang kanyang pagbabantay sa lagusan ng mga kaibigan niyang nilalang alinsunod sa ginawa nilang kasunduan. Base sa salaysay ng anak ni Lolo Ugong, inabot siya ng isang dekada kakabantay sa lugar na yon. Nagbago lang ito noong tuluyan ng nanghina ang katawan niya. Pagtungtong ni Lolo Ugong sa edad na 90, inilahad nito sa kanyang mga anak na binawi na ng kaibigan nito ang hawak nitong mutsa. Gayunpaman, nanatili pa rin yung masaya gawa ng hanggang sa pagtanda niya, natupad niya ang kanyang pangako rito. Hanggang sa mamatay itong si Lolo Ugong, paulit-ulit niyang ibinahagi ang lahat ng kanyang karanasan noong minsan siyang hiranging tagapagbantay ng isang maharlikang nilalang. Alam niyo, Pinuno, marami pang kwento itong si Lolo Ugong, pero ang pinakatumatak sa kanyang anak ay yung kwento niya ukol sa kung papaano niya nakuha ang mutsang ibinigay ng maharlikang tamawo. Okay, opinion ko sa kwento. Ano ka mo? Marami pang kwento itong si Lolo Ugong. Pero ako, pakiramdam ko, yung mga naibahagi pang kwento ni Lolo Ugong sa mga anak niya, ito na yung parte kung saan tangan-tangan niya na yung mutsang binigay sa kanya ng maharlikang tamawo, tapos yung marami siyang nakalabang iba't ibang klase ng nilalang. Isipin ninyo, pinapili siya ng maharlikang engkanto o ng tamawo kung ano yung gusto niyang mutsa. Tapos napili niya yung pinakamahina. Sobrang epic nun. Pero ang sabi naman ng maharlikang tamawo na kahit mahina yung mutsang yan, nakakagawa pa rin niya ng nakakapangwasak na puwersa, o ibig sabihin, napakadelikado pa rin ng mutsang yan kung ikukumpara mo sa iba. Diba, ganun katindi yung mga mutsang yun. Tsaka isipin ninyo, ang daming pinapili sa kanya, tapos yung pinakamahina pa yung nakuha niya, diba? So hindi na lang... Hindi ko maintindihan kung tinadhana ba talaga yun, ayun yung makuha niya, o baka yun talaga yung gustong ipagkaloob sa kanya ng kalikasan. Pwedeng ganun, di ba? Pero ako, naisip ko na sobrang interesante talaga ng mga kwento neto ni Lolo Ugong. Kaso lang kasi, alam nyo, matagal na sa akin tong kwento na to . Ngayon ko lang siya na-release, kasi nga, inuna natin yung mga 1 hour, 1 hour. So feeling ko, hindi na to masusundan. Yun lang, nakakalungkot lang. Siguro kung sinend to ka agad tapos na-narrate ko, meron pa tong kasunod . Kaso nga, ako yung may problema . Pero, teka lang,
Huwag niyo muna i-skip tong video. Alam niyo bakit? Kasi meron pa tayong isang kwento. Papasok na yun. In 3, 2, 1, pasok. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Vicente. Taong 1970, Tabina, Zamboanga del Sur. Pagkakarpintero ang naging pangunahing trabaho ni Vicente sa kanilang lugar. Bagaman ang kanyang mga kamag-anak ay pawang pangingisda ang pamumuhay, itinuon niya ang kanyang atensyon sa ganoong gawain. Napapansin niya kasi noon na sa kanilang lugar, bibihira lamang ang mga taong may ganoong trabaho. Kokonti lang din ang mga tauhang may maayos na estado, gawa ng karamihan sa kanila, hindi na yon napagtutuunan ng atensyon. Nagsimula ang kanyang pagnanais na pumasok sa ganoong trabaho noong 15 anyos pa lamang siya. Hindi niya mawari pero tuwing may kinukumpuni siyang pamamahay, lahat ng problema niya sa kanila, unti-unti niyang nakakalimutan. Maliban sa ganong rason, likas ding may talento si Vicente sa ganoong trabaho. Sa katunayan, kahit wala siyang kasama, kaya niyang magtayo ng bahay nang mag-isa. Halos nakikipagsabayan din siya sa mga karpenterong naninirahan sa mga karatig baryo, kaya na may magmula noong siya ay makilala, marami na ang bumibisita sa lugar nila para lamang makuha ang kanyang serbisyo. Mabait na tao itong si Vicente, madaling lapitan at higit sa lahat, maawain. Kapag nakikita niyang walang-wala ang taong nagpapatrabaho sa kanya, hanggat maaari tinutulungan niya ang mga ito na makuha ang bahay na nais nitong mabuo. Mababa lang din siya kung maningil, kaya na may sa loob ng halos 5 taon niyang pagkakarpintero, napakarami na niyang naging parokyano. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit nakarating siya sa iba't ibang lugar. Bagaman malayo sa kanyang pamilya, hindi ito gaanong ikinabahala ni Vicente sa kadahilanang binata pa naman siya. Ang tanging responsibilidad niya lamang noon ay yung mga magulang niya at mga kapatid niyang umaasa sa kanyang kinikita. Dahil sa mga ito, mas lalo pa siyang nagkakaroon ng sapat na dahilan para magpursige sa buhay. Hanggat merong lumalapit na trabaho, hindi niya yon tinatanggihan, basta ba'y makatulong, at higit sa lahat, syempre kumita. Sa pagpasok ng taong ito, naging abala naman noon si Vicente, gawa ng maraming tao ang nagpapakumpuni sa kanya dahil sa nangyaring sunog sa karatig bayan. Umabot sa 15 pamilya ang nawala noon ng bahay, kaya na may yung iba sa mga ito na pilitan ng maghanap ng mga karpintero sa mga karatig baryo. Sakto naman noong kilala na nila si Vicente, kaya imbis na magbakasakali pa sa ibang lugar, diretso na silang tumungo sa bayan ng Tabina. Naging mahirap man ang paghahanap nila rito, pero kalaunay nagawa rin nilang matunton ang mismong pamamahay nito. Nga pala, sa panahong ito, edad 23 anyos pa lamang siya. Nadatnan siya noon ang kanyang mga parokyano sa kanilang tahanan, abalang-abala sa pagtatayo ng isang tambayan. Pagsilay naman niya sa 4 na lalaking dahan-dahang pumapasok sa bahay nila, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. "Magandang hapon ho. Ano hong kailangan ninyo?" Bungad na tanong ni Vicente sa mga ito. Nang marinig naman ang 4 ang kanyang sinabi, agad naman yung nagtanong ukol sa taong nagngangalang Vicente. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito,
Agad naman niyang inilahad dito na siya ang taong yon. Talaga ba? Ikaw si Vicente? Noy, baka naman bakante ang oras mo. Tulungan mo naman kami. Mag-iisang linggo na kaming walang tirahan. Galing pa ako ng dinas. Itong mga kasama ko, nakarating na ng Dumilaw kakahanap ng panday. Pero wala silang nahagilap. Ikaw na lang talaga ang pag-asa namin. Pakiusap, baka meron ka pang sobrang oras. Handa naman kaming magbayad kahit ilan pa yan. Wika ng lalaking kausap niya. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagtatanong, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Hindi naman kasi siya pwedeng tumanggi, lalo pat malayo ang pinanggalingan ng mga ito, marating lamang ang lugar nila. Napag-isip-isip din niya na hindi yun sasadya sa kanya kung hindi gaanong malala ang sitwasyon sa mismong pamamahay nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad namang sumang-ayon si Vicente na sumama sa apat. Ngunit, bago niya yun gawin, humingi muna siya doon ng konting pabor, gawa ng hindi pa dumarating ang kanyang mga magulang. Nang marinig naman ang mga panauhi ng kanyang nais, agad naman yung sumang-ayon. Ayon sa mga ito, wala yung problema basta ba'y makakasama siya nito sa pagbalik nila. Dagdag pa ng isa na, mas mainam nga na ganun ang gawin nila para naman kahit papaano, formal ang kanilang pagpapaalam sa mga magulang nito. Papasapit na ang takipsilim, hindi pa rin dumarating ang mga magulang niya galing Laot. Pagtungtong noon ng alas 7 ng gabi, kakarating pa lamang ng mga ito, bit-bit ang halos 2 banyera nilang huli. Nang masipat naman yon ni Vicente, dali-dali naman siya doong lumapit para tumulong. Pagsilay naman ang kanyang ama sa kanyang mga kasama, agad naman yung nagtanong sa kanya, ngunit minabuti naman niyang wag na munang sagutin ang mga katanungan nito. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob ng bahay, doon na niya inilahad ang pakay ng apat niyang panauhin. Nang marinig naman ang kanyang ama ang nais mangyari ng mga taong yon, wala na yung nagawa kundi ibigay sa kanya ang pagpapasya. Hindi ka na bata, Vicente. Gawin mo kuno sa tingin mong tama. Basta nandito lang kami para magbigay ng payo sa'yo. Salamat sa paghihintay. Ramdam kong respetong ipinapakita mo sa amin. Mag-iingat ka lang. Kung kailangan mo ng tulong, nandito naman ang mga kapatid mo. Isama mo sila. Wika ng kanyang ama nang malaman na nito ang lahat ng kanyang plano. Matapos naman yung marinig ni Vicente, agad naman siya doong nagpasalamat. Inabisuhan niya yung bukas na sila aalis nang sa gayoy maging masigla ang kanilang magiging lakad. Dagdag pa niya na, para mapadali ang kanyang trabaho, isasama niya yung 2 niyang kapatid para makatulong. Dahil sa kanyang naging pasya, wala namang nagawa ang apat kundi ang sumunod. Upang maging maayos ang pamamahinga ng mga ito, doon niya na yun pinatulog sa sarili niyang kwarto. Sila at ang 3 niyang kapatid ang nagsama-sama sa bakanteng silid ng mga ito. Sa pagsapit ng sumunod na araw, agad naman silang umalis sa kanilang pamamahay kahit hindi pa sumisikat ang araw. Naabutan sila ng bukang liwayway sa Karatig Baryo, kung saan doon naman sila maghihintay ng masasakyan patungo sa lugar ng mga panauhin niya. Kalahating araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa narating na nila ang bayan malapit sa baryo nito.
Bale, sumakay pa sila ng tricycle ng halos humigit kalahating oras para lamang marating ang isang maliit na sitio. Pagdating nila sa lugar na yon, doon bumungad sa kanila ang iilang mga tahanan na halos maganda wasak-wasak na. Apat sa mga ito, abo na lang ang natira. Habang yung iba naman, halatang wala nang naninirahan. Dahil sa kanilang mga nadatnan, agad naman siyang nagtanong sa apat kung saan ba sila magsisimula. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman sila nitong dinala sa isang malaking tahanan na halos kalahati na lamang ang natira. Pagsilay naman doon nila Vicente, dali-dali naman nilang ibinaba ang kanilang mga gamit habang mariin naman niyang tinatanong kung sa bahay na yun na ba sila magsisimula. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang sumasagot ng, "Oo, Noy, dyan nga kayo magsisimula. Huwag kayong magmadali. Maghihintay kami. Kahit ilang buwan pa ang abutin." Dahil sa inilahad nito, minabuti naman nilang wag nang magsayang ng oras. Sa loob ng 3 araw, purong pagbabantay lamang ang kanilang ginawa hanggang sa hindi naglaon, nagawa na nilang makumpuni ang unang palapag ng bahay na yon. Sa kanilang pagtatrabaho, wala naman silang napapansing kakaiba maliban na lamang sa iilang mga taga-sitio na pabalik-balik sa bahay na inaayos nila. Sa unang tingin, aakalain mong nagmamasid lang ito, pero kapag tinitigan mo na yon sa kanilang pagmumuka, agad naman yung umaalis na parabang nahihiya. Sa paglipas pa ng mga araw, laking gulat na lamang nila Vicente matapos nilang mapansin ang iilang mga sasakyang may daladala pang mga gamit. Binubuo yon ng mga bakal, semento, at mga sako-sakong bato na parabang isang gusali ang itatayo. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, bigla naman sila noong nagising matapos naman nilang marinig ang muling pagdaan ng mga nagsisilakihang sasakyan. Pagsilay nila noon sa bintana, agad naman nilang nakita ang mga nagsisilakihang makinarya na karaniwang ginagamit sa pagtatayo ng mga gusali. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dali-dali naman sila noong lumabas ng bahay nang masipat nila ang isa sa mga panauhing nagyaya sa kanila sa lugar na yon na abalang-abala sa pagsilay ng mga dumaraang sasakyan. Pagdating naman nila sa kinaroroonan nito, pasimple naman niya yung kinalabit habang takang-takang nagtatanong doon ng, "Saan dadalhin ng mga yan?" Subalit, nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, sapilita naman sila nitong itinulak pabalik ng bahay. Sa sobrang lakas nito, halos hindi na nila noon nagawang makapalag hanggang sa hindi naglaon, nagawa na nitong maisarado ang pinto. Nang masiguro na ng lalaki na wala nang nakakakita sa kanila, doon na yon nag-umpisang magsalita ukol sa ginawa nito. Ayon sa lalaking yon, hindi makakabuti sa kanila ang paglabas ng gabi sa sitio dahil sa panganib na daladala ng iilan sa kanila. Kung nagkataong nagtagal pa sila sa labas, maaaring hindi na sila makabalik pa ng buhay sa loob ng bahay na yon. Dagdag pa nito na, iwasan nilang magpakakampante sa kadahilan ng wala silang kaide-ideya kung ano ang panganib na kinakaharap nila. Pagtatapat pa nito na, dahil sa kanilang apat, ligtas na nakapasok sa lugar na yon sila Vicente, kaya na may mas mainam na pagtuunan na lamang nila ng pansin ang kanilang mga trabaho. Nang marinig naman niya ang sinabi nito,
Dali-dali naman siya doong nagtanong, gawa nang nanatili pa ring malabo para sa kanya ang mga bagay-bagay. Sa puntong yan, wala nang nagawa ang lalaki kundi ang ipagtapat sa kanya ang tungkol sa katotohanan ng kanilang sitio. Dalawang angkan lamang ang bumubuo sa lugar na ito. Una kami, mga taong merong dugo ng engkanto. Yung pangalawa naman, yung mga taong nasisipad niyong nagmamasid sa inyo tuwing umaga. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalapit sa mga yon. Sila ang angkan ng mga aswang na naninirahan dito sa aming lugar. Pinapatakbo ang kanilang pamilya ng isang gabunang nagngangalang Romas. Peste ang nilalang na yon at wala yung awa sa mga katulad ninyo. Kaya sila nandirito ay para lamang sa iisang rason. Paslangin ang mga nagmamaneho ng mga sasakyan na nagdadala ng mga kagamitan patungo sa aming mundo. Hindi namin sila pinipigilan sa kanilang mga gusto. Ang mahalaga na gagawa ng mga taong yon ang kanilang mga trabaho. Pero wala kayong dapat na ipag-alala. Para sa amin, espesyal ka, Vicente. Bilang pangako sa pamilya mo, iuwi ka namin ng ligtas, ano man ang mangyari. Yun nga lang, kinakailangan nyo ring mag-ingat. Hindi sa lahat ng oras nakabuntot kami sa inyo. Seryosong wika ng lalaki sa kanya. Bilang patunay sa mga bagay na inilahad nito, pinasilip sila nito noon sa bintana upang magawa nilang masaksihan ang mga mangyayari. Sa kanilang pagmamasid, doon nila nasipat ang pagbukas ng isang lagusan na siya namang mabilis na lumamon sa mga makinarya. Paglabas ng mga sasakyang naghatid dito, kitang-kita nila ang mabilis na pagdami ng mga aswang na paisa-isang lumalapag sa bawat bubong ng bahay. Pagpasok naman ng mga engkanto sa loob ng mga tahanan nito, mabilis namang sinugod ng mga nilalang na yon ang mga sasakyan hanggang sa nagawa na nilang makuha ang mga nagmamaneobra nito. Halos ilang minuto lang noon ang lumipas bago nawala sa kanilang mga paningin ang mga taong yon. Paglalarawan naman ni Vicente sa mga nilalang na kanyang nasilayan, hindi naman nalalayo ang mga nilalang ngayon sa wangis ng mga tao. Ang pinagkaiba nga lang, meron itong mga pakpak. May mga buntot din ito at ang mga mukha nito may hahalin tulad mo sa isang paniki. May malaking ilong, nagsisiusli ang mga pangil at higit sa lahat, nanlilisik na mga mata. Hindi rin yun basta-bastang masisipat sa kalangitan dahil sa kulay itim nitong mga katawan. Maya-maya pa, bigla na lamang napansin nila Vicente ang pagtahimik ng buong paligid. Kasabay nito, ang pag-utos naman sa kanila ng lalaki na pumasok na sa kanilang mga silid. Dala ng mga takot nila, hindi naman nila maiwasang mag-isip na bumalik na sa kanilang tahanan sa mga susunod na araw. Gayunpaman, mas nangibabaw pa rin ang awa nila sa mga nilalang na yan, lalo na't nagawa na nilang maumpisahan ang proyekto. Sa pagsapit ng umaga, agad namang ipinagpatuloy nila Vicente ang kanilang mga gawain. Labis-labis naman ang kanilang pasasalamat noon dahil habang nagtatrabaho sila, merong nagbabantay sa kanila. Ilang linggo pa noon ang lumipas, naging maayos naman ang lahat. Base sa kanyang estimasyon, aabuti na lamang ng 2 araw bago nila matapos ang 3 bahay. Nang mapag-alaman naman yon ang kanyang mga kapatid, mas lalo pa yung nagsipag para matapos na nila ang kanilang trabaho. Subalit, 2 araw na lamang bago matapos ang kanilang ginagawa, merong nangyaring hindi kaaya-aya. Sa kasagsagan ng kanilang pagtatrabaho,
may bigla na lamang lumapit na lalaki sa kinaroroonan nila, tapos walang habas sila nitong pinagmumumura. Nang masipat naman yon ang mga bantay na engkanto, napilitan yung itaboy ang lalaking yon hanggang sa umabot na ang mga ito sa pagbubuno. Sa kasamaang palad, namatay ang lalaking yon, kung kaya't noon ding mismong araw, dumayo ang mga kamag-anak nito para magreklamo. Ang kanilang sinise sa mga nangyari, walang iba kundi sila Vicente. Ayon sa mga ito, na kung hindi yon dumating sa kanilang lugar, hindi sana masisira ang kanilang ugnayan. Mariin din itong inilahad, isa silang suklat sa kanilang mga mata, gawa ng sa buong sityong yon, tanging sila lamang ang mga taong nalipasan ng halos humigit sa isang buwan. Dagdag pa ng mga ito na, hindi sila makakapayag na aalis ang magkapatid sa kanilang lugar nang hindi man lang nila napapakinabangan. Pagkarinig naman ng apat na lalaking humingi ng tulong sa kanila, ito mismo ang nanindigan na hanggat buhay sila, walang mangyayari kay Vicente at sa kapatid nito. Dagdag pa ng nila lang na naglahad sa kanila ng totoo, magkakamatayan muna bago magawa ng mga nilalang na yon na paslangin sila. Matapos naman itong marinig ng pamilya ng mga aswang, harap-harapan naman yung nagsiangil habang nagwiwika ang padre de pamilya ng mga ito nang makakarating kay Tandang Romas ang ginawa niyong ito. Maghintay kayo mga engkanto. Tigman ang gusto ninyo, ikinagagalak naming ibigay yan sa inyo. Nang marinig naman yon ang apat, nagsingisi lang naman ang mga ito habang sumasagot ang pinakamatanda sa kanila nang baka nakakalimutan ninyo. Nakikisilong lang kayo sa lugar na ito. Mga walang utang na loob. Hindi marunong umintindi. Matapos naman itong makapagsalita, agad namang tumalikod ang mga aswang mula sa bahay na kanilang tinitirhan. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, pansin na pansin naman noon nila Vicente ang tila bang pag-aalala ng mga kaibigan nila. Ilang minuto pa ang lumipas, napilitan na rin yung magpatawag ng pulong para mapaghandaan ang maaaring mangyari sa pagsapit ng gabi. Sila Vicente naman noon, itinago na ng mga ito nang sa gayoy maging ligtas sila sa buong magdamag. Kabilin-bilinan din ang apat, huwag nilang iisipin ang mga mangyayari sa halip pagtuunan lamang nila ng pansin ang mga bagay na kanilang ginagawa. Dagdag pa ng mga ito na, kung maaari tapusin na nila bukas ang mga dapat nilang tapusin. Dahil sa sinabi nito, minabuti naman nila na bilis-bilisan na ang kanilang trabaho. Sa pagsapit ng gabi, matapos naman nilang maghapunan, pansin na pansin nila sa tahanang yon ang karamihang sulo na nakasindi. Hindi rin mabilang ang mga taong naroon na tila bang nagbabantay. Maya-maya pa, habang lumalalim ang gabi, doon na nila nasisipat ang tila bang pag-armas ng mga ito. Yung mga taong nagbabantay sa kanilang silid, meron ng mga daladalang sibat at balot na balot yon mula ulo hanggang paa ng mga baluti. Nagkalat din ang halos hindi mabilang na pangontra sa loob ng kanilang silid na parabang isang malaking hukbo ng mga aswang ang paparating. Pagtungtong ng alas 8 ng gabi, nakarinig sila ng tunog na nagmumula sa isang napakalaking tambuli. Labis na nakakapangilabot ang tunog na yan, parang nagdadala yun ng kamatayan at matinding kamalasan. Dahil dito, agad namang naghanda ang mga kasama nila ukol sa paparating na delubyo.
Pagsilay naman nila Vicente sa labas ng silid, kitang-kita nila ang mga engkanto na nagpapalit anyo. Meron yung mga kasamang hayop na kulay puti, kagaya ng mga kambing, baka, kalabaw at aso. Yung apat namang panauhin na direktang humingi ng tulong sa kanya, merong mga alagang pusa na halos gaaso ang laki. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, halos hindi na nila maipagkakaila ang tila bang pagyugyog ng bahay na kanilang pinagtataguan. Isipin ninyo, dalawang palapag ang laki nito pero napapauga ito ng mga nilalang. Sa isang iglap, doon na nila narinig ang mga sigawan at iyakan sa labas ng bahay na yon. Nang mapagtanto naman nila Vicente na hindi nila magawang masilayan ang mga nangyayari, nagpumilit silang lumabas ng silid para makasilip. Pagdating nila noon sa sala, agad naman silang naghanap ng siwang na mapagtitingnan kung saan doon bumungad sa kanila ang hanay ng mga engkantong merong daladalang baluti. Pilit nitong pinipigilan ang pagsugod ng mga aswang habang ang nasa likuran naman nilang bahagi, mga mandirigmang may daladalang mga espada at latigo. Sa likurang hanay pa ng mga ito, naroon ang mga engkantong may tangang mga palaso na siya namang walang habas nitong pinapakawalan sa kalangitan. Gayunpaman, sa kabila ng dami ng mga engkanto, nanatili pa rin yung bigo na mapangibabawan ang mga aswang. Kung pagbabasehan lang kasi ang pisikal na lakas at depensa, aminado ang mga itong talo sila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, doon na nagawang masilayan nila Vicente ang gabunang nagngangalang Romas. Taliwas sa lahat ng mga alipores nitong kanilang nasisipat, yon ang merong bukod tanging anyo. Bukod sa kapan itong gawa sa pinagtagpitagping buhok ng kambing, meron din yung dalawang nagsisilakihang sungay sa mismong noon nito. Malaki din ang pangangatawa ng gabunang yon na kahit sa tindig pa lang, hindi mo na maiiwasang kilabutan. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa bahay na kinaroroonan nila, walang takot naman yung umatungal na siyang naging sanhi upang mas lalong tumaas ang pagmamalabis ng mga alipores nito na lipulin ang kanilang mga kalaban. Kalahating oras pa ang dumaan, nagpatuloy ang nakakapangilabot na digmaan. Halos sa anumang sulok ng baryo, purong mga naglalabang engkanto at aswang ang kanilang nasisilayan. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman nila Vicente na unti-unti nang nasusukol ang mga kasama nila, doon na sila dahan-dahang nakakaramdam ng matinding kilabot. Akala nila yun na ang katapusan nila, pero pagsilay naman nila noon sa gilid ng bahay, doon nila nasipat ang paglitaw ng isang napakalaking lagusan. Mula sa lagusang yon, lumabas ang isang dambuhalang sawa, kasakasama ang isang tigre at agila. Mabilis nitong nilapa ang mga aswang na nasa paligid hanggang sa tuluyan na nitong masipat ang namumuno sa mga ito. Pagpulupot ng sawa sa katawan ng gabunan, agad naman yung sinagpanga ng tigre sa leeg at kasabay nito ang buong lakas na pagdagit dito ng agila. Sa isang kisap mata, sabay-sabay yung pumasok sa loob ng lagusan at kasabay nito ang paglabas naman ng iilan pang mga engkantong mandirigma. Ayon kay Vicente, na ang mga engkantong nakipaglaban sa kanila noon ay tinatawag nilang mga tubsaw. Isa yung uri ng tamawo kung saan kalimitan yung namumuhay kasama ng mga pangkaraniwang tao. Sila ang mga manggagawa ng mga kaharian na nasa kabilang dimensyon na nakatalaga para sa pagpapadala ng mga makinarya at iilan pang mga gamit para makapagtayo ng gusali.
bibihira lang kumakipaglaban ang mga tabsaw. Pero sa oras na nahaharap yon sa isang matinding sitwasyon, kaya nitong magpatawag ng karagdagang puwersa na manggagaling naman sa kaharian nila. Sa pangyayaring yon, sadyang maswerte lang sila Vicente dahil yung apat na humingi ng tulong sa kanila, pawang mga pinuno ng tabsaw na nasa iba't ibang sekta. Yun ang naging dahilan kung bakit nalipol ng mga ito ang angka ng mga aswang. Magmula din noong naranasan nila ang ganoong pangyayari, naging maingat na sila sa pagdayo sa mga baryo-baryo. Hanggat maaari, hindi na pumapayag si Vicente na magtrabaho sa ibang lugar para lamang makaiwas sa mga pangyayaring hindi naman niya inaasahan. Lalong-lalo na yung nasaksihan niyang digmaan ng mga aswang kontra sa mga tabsaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing, no? Alam nyo ba na hindi ko inayos tong dalawang kwento na to? Random ko siya pinili. Tapos ang galing, merong kaugnayan sa mga tamawo. Diba? Kasi itong tabsaw, uri ng mga tamawo to na, yun nga, parang tumutulong sa mga tao, yung kasama natin dito sa mundo natin na kasabayan nating namumuhay. Pero pag nagipit to, pag nagipit ang mga tabsaw, isa rin silang klase ng mandirigma at kaya nilang tumawag ng mga mandirigma sa mundo nila. So ibig sabihin, hindi basta-basta tong mga ganitong klase ng nilalang. Ang angas nito. Pero, yung tungkol naman sa sitwasyon ni Vicente, sobrang natatakot ako dun. Kasi pinaliwanag na nung lalaking humingi ng tulong sa kanila na maraming kinakatay dun sa lugar na yun. Parang ang nangyari nga ewan ko lang kung mali ako ng pagkakaintindi. Parang ang sinabi nung lalaking humingi ng tulong sa kanila, hinahayaan lang nilang patayin yung mga driver ng truck na naghahatid sa kanila ng mga gamit para magawa ng mga aswang yung gusto nila. Tapos biglang binanatan siya nung lalaki na yun na huwag kayong mag-alala, parang hindi kayo matutulad sa mga yun kasi poprotektahan namin kayo kasi special kayo. Ang tanong ko, bakit? Yung mga tao bang nagdadrive ng truck na yun hindi special para sa kanila? Hindi ba nila inisip na may pamilya rin yun na uuwian o sinusuportahan tapos hahayaan nilang katayin ng mga aswang? O mali ako nang intindi na itong mga tabsaw pinoprotektahan yung mga driver na yun para hindi magalaw ng mga aswang? Pwedeng ganun, di ba? Kasi parang dumulas sa mata ko to. Pero yun yung nakapukaw ng attention ko. Bakit kaya ganun yung pakikitungo nila sa mga driver kumpara kay Vicente? Di ba? Pero ako, kung nasa sitwasyon ni Vicente, dun pala nga atras na ako. Pero siguro no choice na siya kasi medyo malayo yung pinuntahan nila tapos nandun na siya, tapusin na lang nila, nangako naman yung engkanto. Paano kung hindi tinupad ng engkanto yung pangako niya? E di katay silang magkakapatid, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito o sa mga kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.